Ito na yung bike natin ngayon, mga lods. Galing kasi tayo sa light trail, kaya nagkaganyan, nagpurputik. Kaya ngayon, tuturuan natin kung paano hugasan ang mountain bike. Ayan, bumitin lang natin ng power spray. Ngayon, kung wala naman tayong power spray, pwede naman yung sa gripo lang, nawasa or ano man. Siyempre salt lang din naman yan. Basta ang mahalaga, iwasan lang natin, tamaan yung mga bearing. Kasi diyan na magsisimulang masira yan. Basta yung bearing, laging tinatamaan. Kakalawangin, o lalangit-ngit. Basta marami na siya ano, sisirain. At hindi nakaaya-aya ang tunog. Hindi komportabling gamitin. Pagkatapos basahin, punasan na natin ang sabon. Ako, ang ginagamit ko lang yung Joy. Para madulas siya, tsaka mabula. Pero kung simpleng dumi lang naman, hindi naman ako nagsasabon na basahan lang, tsaka tubig. Pero dahil dito sa nangyari sa bike natin, nagpuro dumi, putik, kinakailangan talaga gamitan na ng sabon. Kasi nakita nyo naman yung gulong, talagang nagmukha na siyang skin wall sa dami ng putik. Kaya kailangan iskubahin din yan. Tsaka syempre, yung cogs, kailangan dyan, linis mabuti yan. Ay dami na rin natin yung antena. Paikot lang gawin natin linis ngayon sa kabila naman para pantay. Kailangan pati singit ng crank malinis, tsaka yung pedal natin. Hindi pa naman tayo sa unahan. Ito malaki rin na naging puti kasi nito. Kaya kailangan pulido rin ang pagkakaiskoba. Inam ng Joyo, mabula talaga siya. Hindi nauubos ang bula. Habang kinukusot mo, mas gumaganda. At saka yung rotor. Magyari sabunin, bandawan na ulit. Inuulit ko, ingatan tamaan yung mga bearing, yung hubs, sa crank. Ingatan natin yan, tsaka yung loob ng cogs. Puro labas lang. Medyo lumilinis na siya, mga lods. Katapos linisin, kailangan patiyuin. Kung walang compressor, pwede naman yung mga blower. Kailangan lang pati stem hangin ng mabuti kasi kakalawangin dyan, saka sa preno, tapos sa harapan hanginan din, saka syempre yung fork natin para di kalawangin. Magali kasi mabakpak ang pintura niyan. Tapos ayan, sa hubs na, saka sa brake, para hindi matunog yung brake pag lagi nakakadumi. Kailangan tiyo yan bago parada para hindi kalawangin. Hindi dyan nagsisimula ang kalawang sa mga singit-singit na yan na hindi natatanggal yung tubig, nagsisimula ng kalawang. Ayan, ayan. Dito naman tayo sa cogs na. Yung cogs, syempre, dapat dyan talaga tintiyo yan. Importante rin yan kasi pumapakat yung breathing yan. Hanginan lahat hanggang sa RT. Siyempre, dapat pati katena ay nahanginan. Yan ang mabilis din kalawangin yung katena. Number one yan ang pinakamabilis kalawangin, katena. Ngayon, sa mga wala namang walang compressor, pwede naman dyan. Paldag-aldagin lang yung bisikleta para matagtag yung mga tubig. Mamaya papakita ko sa video kung paano paldagin. Pero basic na naman yun eh, para ka lang nagdi-dribble ng bola. Yan, medyo tapos siya. Ito na yung sinasabi ko na di ilalim. Yan, prank. Yan, malinis din yan. Ngayon yung manok ng kapitbahay.
Ayan, ito na, paaldagin na lang natin yung bisikleta sa unahan. Bahala ka kung ilan ang gusto mong aldag kasi nalalaglag na yung tubig niyan. Tapos, syempre, huwag natin kalilimutan iangat ang bisikleta. Ayan ang pinaka-importante. Oh, ayan, oh, sa kags, oh, naglabasa na yung dumi na, na tubig. Yan yung nanggagaling sa frame na naiipon. Kada hugas or nalulusong sa trail, sa baha, naiipon niya sa crank tsaka sa frame. Lahat ng frame natin may mga butas sa ilalim yan, kaya dapat talaga inaangat yan. Ayan, tapos na mga lods. Ngayon, bahala na kayo kung ano gusto nyo ilagay na pamahid. Kasi ako, hindi ako nagpapahid ng kung ano-ano. Nasa inyo na yan, gusto nyo armor oil, car block, or BS1, etc. Good luck. Bye-bye.